Tayo na sa Antipolo. Tayo na sa pandaigdigan dambana ng bira ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Walang hanggan ang ating pasasalamat kay Pope Francis sa buong simbahan sa paggagawad sa atin ng bagong titulo ng ating simbahan bilang kauna-unahang International Sign sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Maraming salamat po, Pope Francis. Maraming salamat din po sa mga obispo ng Pilipinas sa bumubuo ng Catholic Bishop Conference of the Philippines sapagkat sila ang nag-endorse sa atin upang makuha natin ang ating approval kay Pope Francis. Maraming salamat din sa mga deboto ng Mahal na Birhen sa inyong lahat sapagkat kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo ma-approve sapagkat itong pagbibigay na ito ng bagong titulo ng ating simbahan ay confirmation ito. Affirmation na talagang napakalaganap ng debosyon sa Mahal na Birhen, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming salamat din sa mga taga-Antipolo, sa panguna na ating City Government Mayor, Junjun Inares, kay Vice Mayor Piningat Tabayan, sa buong City Government, sa patuloy na pagtulong sa atin, sa patuloy na pagtitiyak, na lahat ng ating activities, lahat ng ating pagdiriwang dito sa ating International Shrine ay maayos at mapayapa. At alam nyo mga kapatid, ito'y napakalaking biyaya sa ating lahat at ito rin ay responsibilidad. Biyaya sapagkat ito'y galing sa Diyos, galing sa ating Panginoong Jesus, galing sa Mahal na Birhen. At ito'y magdadala pa ng napakadaming biyaya sa mga taga-Antipolo. Ito rin po ay responsibilidad. Ito rin ay may kaakibat na pananagutan sa atin bilang mga deboto ng Mahal na Birhen at bilang mga taga-Antipolo. At palagay ko po, kailangan nating gamitin ngayon bilang mga taga-Antipolo, bilang mga deboto ng Mahal na Birhen, yung isa sa mga natatanging kaugalian natin bilang mga Pilipino, yung pagiging hospitable. Kilalang kilala tayo dyan na tayo mabuting tumanggap ng ating mga bisita, ng ating mga kaibigan, kakilala na dumadalaw sa atin. Palagay ko po, dapat nating tratuhin ang bawat deboto na aahon dito sa Antipolo bilang bisita. Kapag daw bisita ang tingin mo sa isang tao, tinitiyak mo na secured siya. Tinitiyak mo na masaya siya pag punta sa iyong lugar. Tinitiyak mo na siya'y busog. Siyempre, kung bisita mo yun, hindi mo gugutumin, hindi ba? At pang-apat, titiyakin mo na yung bisita mo ay babalik at magpapabalik-balik sa bahay niyo. Mga taga-Antipolo, palagay ko, gamitin natin itong napakahalagang values na ito bilang mga Pilipino ngayong tayo International Shrine na. Kung tutuusin po, meron tayong pinagkukunang tradisyon nito sa Antipolo. Na nung araw daw, yung mga umaahon sa Antipolo, hindi lang isang araw, sila'y nagsisiyam na araw. Kaya yung mga dayo ay pinatitira sa mga bahay ng mga taga-Antipolo. Meron na talagang sanay na nakikitulog ng siyam na araw, nagnunubina, pagkaposisyon, tsaka umuwi ng Maynila o ng Quezon City, o sa ibang lugar, yung ating mga ninuno, yung mga taal na taga-Antipolo, alam to na sila'y nagpapatuloy ng mga bisita sa kanilang mga tahanan. At talagang sinisigurado, secured, masaya, busog, at magpapabalik-balik yung bisita. Ituring po natin, sino mang umahon sa Antipolo, sino bang deboto ng Mahal na Birhen, ituring po natin sila na mahalagang bisita. Bisita natin at bisita ng Mahal na Birhen. Ang hindi magturing ng bisita sa mga umaahon sa Antipolo, sa mga pupunta dito sa ating pandaigdigang dambana, papangit. Viva la Virgen! Señora de la Paz y Mendiare, y
Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama mapagmahal, nagpapasalamat po kami sa oras na ito upang mapag-usapan namin ang tungkol sa aming dambana, ang tungkol sa mga nadirin na Apollo, at higit sa lahat ang tungkol sa aming pananampalataya. Sana, Panginoon, gabayan mo kami at nawa ang aming mga pagkukwentuhan at pag-uusapan ay makapagpalakas ang pananampalataya na aming mga viewers, makapagpalapit sa kanila sa Panginoong Jesus, sa simbahan at sa mga nabirin. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pero ng Antipolo, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hello mga ka-faith! Welcome again sa ating Storyang Katoliko. And thank you for always tuning in dito sa ating online show every week. And today, we are so blessed sa ating magiging guest for today. Dahil napaunlakan po tayo ng isa sa kilala kong pinakabising rektor dito sa Pilipinas. At masasabi ko isa sa pinakamagaling talaga na pagdating sa pagmamanage ng simbahan. And we are so privileged na kahit busy siya ay napaunlakan niya tayo ngayon. Ayan, dahil habang may nagbibigay pa siya ng time, di ba? Talagang sulitin natin yung oras ng magiging guest natin for today. Dahil pag naging obispo na po ito, baka hindi na po natin ito mahagilap. So ang ating magiging guest for today ay siya po ang current rector of the Antipolo Cathedral and the current president of the Association of the Catholic Shrine and Pilgrimage of the Philippines. Okay, so without further ado, mga ka-faith, please all welcome Father Reynante Tolentino. Ayan, Pads. Hello, Adrian. Hello, mga ka-faith. Hello, kamusta? Parang hindi po yata ako yung pinakilala ni Adrian. Alipin lang po siya ako. Alipin lang. Alipin daw. Pads, maraming salamat sa pag-yes mo for this interview. And I'm sure marami kaming matututunan sa ibabahagi mo sa amin for today. Baka pwede mong batiin na ating mga viewers ngayong araw na ito. Hello mga ka-faith. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana malusog kayo at higit sa lahat, meron kayong peace of mind and heart. Amen. Sa mga ating mga viewers na first time ka lang nakita, so baka pwede mo silang bigyan ng background about yourself. Sino nga ba si Father Nante Tolentino? Ako po si Father Nante Tolentino, ang alipin dito sa Antipolo. Ako po ang kasalukuyang rector ng International Sign of Our Lady of Peace and Good Voyage at Parish Administrator ng Antipolo Cathedral. Current president ka, di ba, ng association ng Catholic Shrine of dito sa Philippines, no? Opo, nung October kasi last year, wala silang mapagkaisahan. Ginawa nila akong presidente ng Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. Oo. Mga rektor. Grabe. Kaisahan lang po ako noon kasi wala po sila talagang maisip yata. Kasi pandemic. Kasi di ba recently ay balitang-balita to. I mean sa mga Catholic social media and even sa mga news outlet, media outlet dito sa Pilipinas, yung pagkakadeclare ng Vatican as international shrine ang Antipolo Cathedral. At pwede ba malaman, Pads, ano yung naging reason behind this declaration? Bago po yun, nauna yung election dun sa declaration kasi last year pa yun. Okay. Ito yung pagiging international shrine natin, Adrian, in-apply natin to noong 2021. Hmm. Around April, May. Unang-una, in-apply natin to sa mga obispo ng Pilipinas. Hmm. Kasi ang international shrine ay ang nagde-declare niya na yung Pope. Ngayon si Pope Francis. Hmm. Bago mo makuha yung declaration, yung approval, kailangan mo ng recommendation ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Hmm. Kaya noong 2021, July, sinabit natin ito sa mga obispo ng Pilipinas at blessing talaga, pumayag sila na i-recommenda tayo para maging first international sign in the Philippines and in Southeast Asia. Nakalagay ito pang 11, no? Tayo,
Around 11. Kunti pa lang talaga yung dine-declare na international strike sa buong mundo. So first sa Southeast Asia to, Pads. Parang nakita ko sa Rappler, parang nalagay nila pang third. Sa Asia. Ah, okay. Sa Asia. Sa Asia. Kasi meron sa Korea, tsaka sa India yung isa. Sa India. So, Bali Pads, ano yung significant nito sa ating Catholic faith dito sa Pilipinas as pagka-declare ng Vatican as International Shrine ng Antipolo? Napakalaking biyaya nito sa ating bansa. Itong 500 taon na ang Kristyanismo sa Pilipinas. Hmm. At ito din ay affirmation at confirmation ng napakalawak na debosyon sa biri ng Antipolo kahit nung panahon pa ng mga Kastila. Kasi pag sinabing international shrine ka, ibig sabihin yung mga deboto mo hindi lang sa Pilipinas, kundi nagagaling din sa ibang bansa. So, ganun kalawak yung debosyon at yun ay kinukonfirm at ina-affirm ng Santo Papa na malaking tulong talaga yung debosyon sa biri ng Antipolo sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko. Actually, di ba, nung last year napapag-usapan natin to, yung tinry nyong i-apply to sa CBCP. So, pwede mo bang makwento yan? Paano nabuo yung, paano nyo naisip na gawin yun? Yun nga, nung 2021, mga around May, sa suggestion ni Reverend Franz tsaka ni Brother Ivan Panganiban na dating seminarista ng Malolos, sabi nila, Father, ba't hindi natin i-apply na international shrine? So, parang kwento-kwento lang. Sabi ko nga, parang trip-trip lang. Sige, subukan natin yan. Gawin natin. Tapos sabi natin kay Bishop Francis, pumunta yan ang committee. Tapos nagawa naman si Bishop Francis, yung ating obispo. Tapos yun na nga, nung July conference ng mga bishop noong 2021, pinresent ni Bishop Francis yung proposal sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. At I think 82 yung present na bishop doon sa conference. At unanimously, in-approve nila na pwedeng-pwedeng maging international shrine ang ating Dambana na national shrine. August of 2021, pinadala natin sa Rome through Apostolic Nuncio yung ating proposal. At yun nga, after a year, bumalik yung letter na sinasabi, approved. Kaya lang nagtagal ng isa pang halos isang taon dahil nung last year naman, nung dumating yung letter April, after nung letter na receive natin, nagkaroon ng reorganization sa Vatican sa mga dicasteries. Ah. Kaya napadala na lang uli yung decree, approval decree nitong March. Naging effective yung decree March 25, 2023. Wherein yun ang history, binasi nila dun sa departure ng Mahal na Birhen sa Acapulco, Mexico. Wow. Noong 1626. Kasi umalis siya doon March 25, 1626. Tanghali nga yun, umuulan-ulan pa, umaambon-ambon, malakas yung hangin. So doon nila binate sa departure. Umalis siya ng March 25 doon, 1626. Dumating siya sa Pilipinas June 18, 1626. Very interesting dito, Pads, di ba? Parang nabanggit mo sa akin noon na parang siya rin yung naging first national shrine dito sa Pilipinas, no? Yes. Historically, noong January 14, 1954, pagkatapos magawa itong ating simbahan, dineclare din ng mga obispo ng Pilipinas ito na first national shrine in the Philippines and in Southeast Asia. Kaya noon din, noong January 14 na yon, pumunta yung mga obispo ng Pilipinas dito, silang lahat ang nag-declare. Ganon din ang mangyayari sa solemn declaration. Pag naset na yon, papadala ang Pope ng kanyang representative plus the bishops of the Philippines. Wow. Meron na bang tentative date for that badge? Meron kaming sinuggest sa Rome na tentative date, which is July 1. Pero hindi natin ma-confirm kasi until dumating uli yung letter ng Rome, nasabihin nila na yes, pupunta kami ng July 1. Wow. So, nakatentative pa lang siya. So, this will be a big celebration talaga. So, invited ba lahat ng mga Katoliko dyan?
Yes, this will be a national celebration. Pag nagpadala ng Cardinal and Pope, which is yung magiging representative niya, plus the Catholic Bishop Conference of the Philippines, tapos yung mga deboto ng mga pare, mga madre, tsaka mga deboto ng Mahal na Biren. So big event talaga to, super, super big. Maybe we will invite also the President of the Philippines, the Vice President, kasi karangalan to na ating bansa. Amen. Kakanta ka yata daw. Baka nakita masira. Ko pangalan, nakita ko yung pangalan mo dun sa ano eh. Huwag ka magbiro na gano'n. Nakita yung pangalan mo sa listahan. Baka Adrian Solo. Soloist. Sa mga ka-faith natin, viewers natin na hindi familiar, pag tinawag na shrine, ano ba, di ba ikaw yung current president ng Association ng Catholic Shrine and Pilgrimage of the Philippines. Pag tinawag bang shrine ang simbahan, ano ba ibig sabihin na? Tatlo yung kategory ng shrine sa simbahan. Mm. Una yung diocesan shrine, which is declared by the local bishop. Mm. Pangalawa yung national shrine, yun naman yung declared ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o ng kung anumang country. At pag nga naging international shrine, yun yung declared by the Pope. Ang mga simbahan, alam natin, majority ay parokya o pari. Yes, yes. Oh. Ngayon, nagkakaroon ng declaration ng shrines sa mga parokya o sa mga lugar kung saan may mga apparitions. Dinideclare ito na shrine o dambana dahil merong special devotions o merong apparitions at nag-grant ng church ng indulgence sa mga shrines. Bishop Gabby, Adrian, may napakagandang description what is a shrine. Yung sinasabi ni Bishop Gabby, a shrine is a place where kissed by God. A place kissed by God. Amen. Yung daw na dambana ay hinalikan ng Diyos. Kaya daw pag pumupunta ka doon sa bahay, talagang meron kang mararanasang kakaiba. Meron, mararamdaman mo yung presensya. Hindi naman sa sinasabing sa mga parokya walang Diyos. Hindi naman. Yes, pero yes. Special place yung shrine. Kaya meron talagang mga nare-receive na yung mga indulgences, mga blessings ng mga tao. At hindi ba, marami mga miracles na nangyayari sa mga shrines. Especially kung yun ay apparition ng Mahal na Biren. Lourdes, in Fatima, Guadalupe, yung sa... At ito, sa Antipolo, ang dami-dami mga tao nagsasabi na talagang they receive their blessings, yung mga intentions nila na binibigay ng Diyos sa tulong ng panalangin ng Mahal na Biren. Amen. Amen. Eh, sa mga viewers natin na curious, ano ba yan? Si Mama Mary ba yung nagpakita sa Antipolo? Ganyan. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang Mahal na Biren ay galing sa Mexico, sa Acapulco, Mexico. Dala-dala siya ni Governor General Juan Niño de Tabora noong 1626. Dabating sa Pilipinas, June 18. Na tuwing daw maglalakbay yung mga Governor General, nagsasama talaga sila ng image si Christ at saka ng Mahal na Biren bilang gabay sa paglalakbay. At kung makarating siya sa Pilipinas, pinagkatiwala siya bago daw mamatay si Governor, yung Governor General Juan Niño de Tabora, pinagkatiwala siya sa mga Jesuita, sa mga Jesuits. At kaya naibigay sa kanya yung title na Our Lady of Peace and Good Voyage sapagkat ilang beses sinama sa galleon trade, Acapulco, Manila, Manila, Acapulco, sa record lumalabas 7 beses na nagpabalik-balik sa paglalakbay sa dagat ang Mahal na Biren at talagang mapayapa yung paglalakbay. Kasi nung araw daw may mga galleons na hindi nakakasurvive. Kasi 3 months, 4 months silang naglalakbay sa dagat. Sila makasalubong ng bagyo, ng malakas na alon. Kapag kasama nilang Mahal na Biren, at totoo, hindi nga siya nasira, nakasurvive sila ng 7 beses. At magkakalayo yun, ha? May mga pagitan ng years yun, Adrian. So, nung 1653, September 8, alas 8 yata ng umaga yun eh, tapos malamig-lamig pa noon. Binigay ng isang Governor General yung title na Our Lady of Peace and Good Voyage.
bilang pagpapalaan sa kanya, na siya ang ina ng mga galleons, na siya ang patrona ng mga naglalakbay sa dagat. Hmm. At sa saan mang magpunta. Kasi simula noong 1600s hanggang ngayon, kaya nga ang debosyon dito sa atin ay yung blessing ng mga cars, blessing ng mga bikes, motor. Kaya kung gusto niyo pong malaman yung mga pinakabagong modelo ng sasakyan, tumambay lang kayo dito sa patio ng simbahan. Makikita niyo po si Adrian lagi nagpapalit ng sasakyan. At saka yung mga, di ba, may debosyon dito, yung mga nagta-travel. Oh. Yung mga gusto magtrabaho sa mga bansa. Oh. Oh. Yung mga OFWs, nagdadasal sila sa mga labi rin. So, yung mga travelers, yung mga nagmamigrate sa ibang bansa, at pagbalik nila, talagang they make sure dumadaan sila sa mga labi rin pag umuwi sila sa Pilipinas. So, more on sa traveling, sa travelers, at saka sa kapayapaan sa sarili. Paano, Pads, yung mga gusto magkaroon ng jowa? Tayo na lang dalawa ka makausapin nila. Tuturuan natin sila ng pamamaraan. Pwede rin, palagay ko naman yung mga kabataan nagdadasal din sa mahal na birin. Kasi magkakaroon siya ng kapayapaan pag sinagot siya nung kanyang nililigawan, di ba? Pero yung mga tips ko, kami na lang ni Adrian kausapin mo. Huwag niyo nang isama kay Mama Mary yun. Actually, ang kagandahan din sa diyan sa Cathedral Pads na talagang nakabukas yung ano yung altar, di ba, na although may gate naman na grill pero nakabukas siya hanggang gabi, kaya yung mga kasi nung one time dumaan kami diyan gabi na yan, ang dami pa rin nagpupunta at saka yung mga nakabike talagang sumisilip sa birhen. Yes, dati limited din yung time na bukas yung bakal na yun. Meron kasi tayong date na kahoy, di ba? Oo. I think around 9 o'clock sinasara na nila yun. Tapos dati meron din tayong gate dun sa labas. Ah. Hindi siya open na ganun. Nung maging rector ako dito noong 2017, kasi dati na akong assistant dito noong 2001 to 2007. Mm. Alam ko talaga, gawin ng mga taga-Antipolo or gawin din ng mga ibang mga deboto, kahit dumating sila ng gabi, doon sila sa may gate. Yes. Magdadasal. Basta dadaan sila. Merong tradisyon doon. Yung, kasi nag-travel ako, gusto ko ng blessing sa mga labi rin, sa Panginoon, dadaan sila doon. So, immediately nung nag-assume ako ng office dito, sinabi ko, tanggalin natin yung gate na yan. I want the, yung mga deboto makapasok sa patio, makalapit sa simbahan, makapagdasal. At the same time po, strategy ko rin po yun para hindi po matulog yung mga gwardiya. Okay, kung makasara yung gate, tulog po yung mga gwardiya. Eh sayang naman yung binabayad natin. So, tinanggal ko yung gate ng simbahan para hindi sila matulog. Tapos nung marami na, so isang nung lang hanggang gabi na nga, hanggang nag-desisyon na rin ako na huwag nang isara yung pintong kahoy, tapos bukas yung tatlong bakal na pinto. Para nakakapagdasal siya. Kasi lumalapit nga yung tao sa simbahan, wala naman silang makita. Yeah. Kaya, kasi kung sinasara ng 10 o'clock, at nakatulog pa rin yung gwardiya. So, 24 hours na siyang bukas, para 24 hours din gising yung gwardiya. Kala ko yung ops. Gila ba yung ops, no? Kasi damay na rin sila doon pag nadusin sa may bandang baba. Pero ang totoo talaga, gusto kong ma-accommodate lahat ng mga deboto kahit madaling araw. At totoo yun. Ang daming umakit sa Antipolo. Yung mga trip lang din na umahon kasi walang traffic. At natutuwa na sila kasi nakakapagdasal sila. Nakikita nila yung mahal. Kitang-kita mo talaga yung ilaw eh. Talagang... Hindi pinapatay yung ilaw sa tabernacle tsaka yung mahal na rin. Kaya feel na feel mo talaga na magdasal pag nandun ka. Tsaka may nabanggit ka nun, Pads, na di ba may isang sikat na fashion designer na sumisilip talaga siya every time na pupunta siya dyan, di ba? Yeah, si Michael Leyva, yung fashion designer na Antipolo, meron din talaga siyang dumaan sa mga labirin pagkagaling siya sa work. Kaya lagi siya yung may story na... Din, ang galing eh, parang nakakatawa talaga, sinisilip niya kahit nakasarado yung
Tama, no? Parang naging story ng ganun paggabi. And Pads, so ano naman pakiramdam ng isang rektor ng kaunaw ng International Shrine dito sa Pilipinas? Ano yung responsibility na hinaharap mo dito? Kung alam ko lang na ganun, hindi ko na sana pinadeclare eh. Kung alam ko lang magiging international rector ako. Personally happy, pero hindi kasi ako masyado mahilig sa mga positions. Nagulat nga ako, yung parang ako implication. Kaya nga sabi ko, sana ilipat na lang kaya ako para iba na lang yung magpasa ng bigat ng nagawa kong happy. Kasi alam ko, napakalaking blessing nito sa ating mga Katoliko, sa mga taga-Antipolo, sa Debusa na mahal rin. At mabigat din naman ang responsibilidad. And I know, hindi ako habang buhay na rektor dito. Kaya, yun ang consolation. Yeah. Na, bali, bigla ako malipat, di ba? Ilipat ako sa Talim Island. E di, iba na yung mamumroblema dun sa nagawa kong problema. May blessing. Blessing talaga, blessing. Yes. Saka parang, yun nga, yung magiging parang world class ang service sa katedral. Wag lang talaga world class Marites, 'di ba? Yung sabi mo nga sa homily mo. kinikremate na yung mga Marites. And tama, Pads, na nagbuo ka din ng isang bagong ministry, 'di ba, na mag-handle ng mga pilgrim, especially kung galing ibang bansa. Tama. Yes, actually, kahit hindi pa naman tayo maging international shrine, ginagather ko na yung mga youth natin para matrain sila na mag-handle ng mga tourists and pilgrims. Ang tawag na sa group ng mga kabataan ay Pachem or Peace. Pachem. Peace. Sila yung mga magbibigay ng mga history, orientations. Sila yung mag-guide sa mga pilgrims, sa mga amenities sa katedral. So, parang welcoming committee. At mga kabataan yung inassign namin para talaga energetic, tas masaya talaga, at hindi Marites. Inosente pa, no? Yeah. And pag-usapan natin yung katapos lang na Lenten season, yung Holy Week. Di ba, nasaksiyan natin yung talagang pagdagsa ng mga tao sa katedral after 3 years, no? Yes. Dahil sa pandemic. So, ano sa tingin mo, Pads, bakit patuloy na dinadagsa ang Birhen ng Antipolo ng mga deboto? Yung dambana. Napakalalim talaga nung debosyon ng mga tao dito sa Luzon at sa ibang lugar, sa Mahal na Birhen. At pinakita uli ito ng mga deboto niya nung Webi Santo ng gabi, 8 a.m. Yeah. Diba, yung simula ng alas 6 ng gabi hanggang umaga ng Biyernes Santo. Ang sabi ng mga kapulisan natin, nasa 5 million yung naglakad nung magdamag na yon simula sa Manila, Quezon City, Paranaque, sa mga bayan ng Rizal. Kaya nga yung Ortigas Extension, yung Tikling, yung Sumulong Highway, puno yan ng mga tao nung magdamag ng Webi Santo hanggang umaga ng Biyernes Santo. At nakakagulat kasi 5 million ang sinabi ng mga pulis. Meron silang scheme to compute yung dami ng tao. Noong 2019, nag 4.2. So nalampasan niya yung dami ng tao bago mag-pandemic. Oo. At majority nito ay mga kabataan. Kasi hindi mo kakaya, kung may edad ka, hindi mo kakaya na maglakad simula ng Paranaque, Makati, UC, Caloocan. Yes. Pinakita uli ng mga deboto ng Mahal na Birhen na talagang ganun yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kasi Webi Santo to eh, panahon to ng pagsasakripisyo, kaya nga tawag ng penitential walk eh, alaylakan. Hindi talaga natakot yung mga tao sa virus, no? Gawin ng debosyon sa Birhen ng Antipolo. Tingin mo bakit, Pads? Ikaw, nag-risk ka din na gawin yan. Tingin ko mas malakas talaga yung pananampalataya at debosyon kaysa virus eh. Oo, oh, amen. Kasi yung 5 million, Adrian, yun yung mga naglakad ng Webi Santo. Pero yung pumunta rito ng Palaspas, Doni Santo, yung mga nagbibisita iglesia na may sasakyan, hindi pa yun kasama sa bilang. So, tingin ko,
takot na meron naman talagang takot sa virus, pero mas malakas talaga yung pananampalataya at debosyon ng mga tao. Yes, grabe. And ang balita ko, di ba yung iba natutulog pa nga sa patio? Yun ang pinagbawal ng mga kapulisan. No? Nakapag-meeting kami sa mga pulis, yun ang request nila, huwag naman na magpatulog para bumaba din kaagad yung mga tao. Kasi nga, kung magpapatulog sa patio, which is, yun nga ang tradisyon talaga. At actually, nabasag ko na din yung tradisyon na yun kasi kaya sobrang daming natutulog, Adrian. Kapag Webby Santo kasi ng gabi, di ba, dumadalaw tayo sa mga simbahan, pinupuntahan natin yung mga altar of repose. Oh. At ang simbahan ay isinasara ng alas 12 ng gabi. Noong 2017, nung unang Holy Week ko dito at unang Webby Santo, nakita kong gaano kadami yung tao sa karasada. At sabi ko, talaga, alas 11 ng gabi yun, isasara ba talaga ng 12 midnight? Opo, Father. Sabi ni Brother Ariel, yung kasama natin sa PPC, di ba? Sabi, paano mo isasara yan? Ang dami-dami pang tao sa labas. Sabi niya, siksikan po talaga, talagang by force, Father. Sabi ko, eh kung hindi natin isara, para na makapasok, naawa ko dun sa mga tao, para makapasok kasi naglakad sila, tapos hindi sila makapasok. Oo. Sabi ni Ariel, eh kayo po, Rektor, eh huwag kayo po. Kasi makakalimutin ako. Ako ba, Rektor? Sabi ko, sige, sige, ako pala Rektor dito. Eh di say, huwag natin siyang isara. So hindi namin siya sinara. So, natuwa din ang city government kasi pagdating pala ng 12 midnight, talaga nandiyan na lahat ng problema, nandiyan ang may mga nahihilo, nasisiksik, kasi nagkaklag na, talagang punong-puno na ng tao yung karasada. Oo. Oh. Tapos may natutulog, tapos diretso sa tao. So, naging mas maganda nung simula nung 2017 at naging mas madaling i-manage yung tao nung hindi na sinasara. Hindi nila kailangang matulog sa karsada, hindi nila kailangang mag-intay ng simbahan para buksan. Kasi yung mga naglakad na naglakad na hindi umabot ng 12 midnight, they have to wait para mabuksan ng simbahan ng alas 5 ng umaga o alas 6. Kasi lumalabas, Adrian, kulang yung nilakad nila kasi hindi sila nakapasok. So matutulog sila sa lahat ng karsadang available. Bibili sila ng dyaryo, bibili sila ng karton. Kaya negosyo dito yun paggabi ng Webby Santo, yung dyaryo at saka karton para lang higaan. Wow! So, simula noong 2017, tinanggal ko yung sinasara. At positive talaga. Ang daming natuwa. Nakaka-uwi sila na maaga. Yes. Sila natutulog sa karasada. So, kaya taon-taon, dumami ng dumami hanggang 2017, 18, 2019. Nag 4.2 million noong 2019. Siguro nga kung hindi nawala yun. Hindi nagkaroon ng pandemic, tumaas ng tumaas siya. Pero ngayon, nabalik natin after 3 years, nasa 5 million. Tapos wala nang natutulog, pinagbawal na namin dahil nga sa pandemic. At alam na rin nila na kailangan nilang bumaba. Doon mahirap ang sasakyan, pero natsatsaga naman nila. Yeah. Curious ako, Pads, saan ba nagsimula yung Alay Lakad na yun? Kapag Webisan, di ba, pagka Holy Week kasi, Adrian, kapag Easter Triduum, tatlong araw yung sunod-sunod ng pagdiriwang natin na magkakarugtong. Yung Webby Santo ng alas 4 ng hapon, yung washing of the feet, yung misa ng huling hapunan ng Panginoon. Pag Biyernes Santo, yung tuwing alas 3 ng hapon, pagpaparangal sa krus. Pag Sabado de Gloria, ng kinabukasan, yung Pasko na muling pagkabuhay ng Panginoon. Diba? Yeah. Ang simula ng Easter Triduum ay yung Webby Santo ng alas 4 ng hapon. Pagkatapos nun, diba tinatanggal lahat ng gayak ng simbahan, inaalis ang laman ng Blessed Sacrament at naglalagay ng temporary Blessed Sacrament. Ang tawag doon ay Altar of Repose. Nilalagay yung Body of Christ sa tabernacle na bago o temporary. Yeah. At doon nagbibihilya ang mga tao. Doon nagdadasal ang mga tao sa Altar of Repose. Na
yun na ang simula ng pagpapakasakit ng Panginoon na kaya tayo dumadalaw sa mga simbahan upang magdasal, maranasan natin at maramdaman natin yung paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang bisita sa iglesia, na dumadalaw tayo sa gabi ng Webby Santo sa mga simbahan. Simbahan, 12 simbahan, 9 na simbahan. Na ginagawa yan sa Roma nung araw pa. At itinuro yan sa atin ng mga pare. Kaya pagdating ng gabi ng Webby Santo, yun ang tamang bisita iglesia. Pupuntahan mo yung mga altar of repose sa mga simbahan. Dito sa Antipolo, hindi sa pamamagitan ng sasakyan, yung pagpunta sa simbahan, naging palakad. Naglalakad sila ng paahon. Dahil nasinundok tayo. Kaya mas lumutang yung penitential aspect nung bisita iglesia. Kasi pwede kang magbisita iglesia na nakasasakyan eh, di ba? Yes, oo. Yung pamilya mo, umikot kayo sa mga simbahan, nakasasakyan kayo, ikutin yung mga simbahan ng Rizal. Kasi lalaki yung sasakyan. Sa atin, ang naging tradisyon, talagang panata ng mga deboto ng Biren, ay maglakad. Simula sa kanilang mga bahay, simula sa kanilang mga simbahan, maglakad paakyat ng Antipolo. Kaya nandun yung penitential aspect, naging sakripisyo, naging panalangin, kaya nga ang tawag natin doon ay penitential walk. Pero ang totoo talaga, pumupunta sila sa simbahan dahil sa altar of repose, dahil sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. At kasama doon sa paglalakbay ang biro ng Antipolo. May connection siya din sa Quiapo Church, no? Parang same din ng ginagawa ng mga deboto doon, no? Yeah, naglalakad sila. Naglalakad ng nakayapak. Oo, may mga nakayapak talaga. Tingin mo, Pads, di ba ang daming mga milagro nangyayari dyan, mga dasal na natutupad sa Birhen ng Antipolo. Sa tingin mo, anong dahilan? At ang daming mga stories, especially kaya nga kayo gumawa ng kwentong pilgrimage, di ba? Yes, yes. Marami talagang blessings na natatanggap ang mga tao dito sa tulong ng Birhen ng Antipolo na binibigay ng ating Panginoong Jesus. Dahil nga talagang ang mahal na Birhen ng Antipolo ay milagrosang mahal na Birhen. Yeah. At itong ating dambana ay isang lugar na kung saan hinalikan ng Diyos, katulad ng sinasabi ni Bishop Gabi. Na yun talaga yung mahalaga sa dambana o sa parokya, na na-encounter ng tao yung Diyos at na-encounter ng Diyos ang tao. Na yun ang dapat na mangyari sa isang dambana. Nakakatagpo ng tao ang Diyos sa lugar na yon. Kaya nabibigay sa Kanya yung Kanyang nais na ipagkakalob sa Kanya. At isipin mo nga, Adrian, yung sacrifice na pinagdadaanan ng tao. Yeah. Kasi pwede namang, wala lang, punta ka lang doon, pengi po akong ganito. Pengi. Ito talaga, nagsasakripisyo sila. Yung mga pag-pilgrimage season, aalis sila ng kanilang lugar, alas 3 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, hindi pa napaka anong sakripisyo nun. Yung magaling sa Batangas, sa Pampanga, halimbawa sa Friday, yung mga taga Cavite, alas 3 ng madaling araw, aalis sila doon para makapagsimba lang sila dito ng alas 7 na umaga. So nandun yung aspeto ng sakripisyo, ng penitensya, yung self-emptying ba? So kaya I think, kaya nabibigay o pinagkakaloob ng Diyos sa tulong ng mahal na Biren yung mga hinihingi nila. Wow. Yes. Kaya nga, pag napapakinggan ko dun sa kwentong pilgrimage, ay ang dami talaga mga patotoo na yung kanilang debosyon sa Biren ng Antipolo. Bilang isang rector ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, so bakit mo mahal ang pagiging isang Katoliko mo? Bukod sa ako'y pinanganak na Katoliko at ang aking buong pamilya ay Katolikong sarado, kung sabihin, naniniwala ako na ito talaga ang simbahang tinatag ni Kristo. Amen. At sa pamamagitan ng simbahang ito, dumadalo yung grasya at pagpapala ng Diyos. Hindi naman sa sinasabi natin hindi dumadalo sa mga ibang simbahan. Yeah. Pero narito kasi, Adrian, sa ating simbahan yung fullness ng means o yung lahat ng paraan
para matanggap ng tao ang grasya na nagagaling sa Diyos. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron kang mga financial dreams. Meron kang mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club. Ang dami-dami na naming natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na, you know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell. Every month, we're going to do that. We're gonna guide you. You know, we've had the joy. Now, for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging millionaryo na at multi-millionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich, quick scheme. Hindi po. Kung gusto nyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikadong delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, o doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso. No? And I want to invite you, come, join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now. Get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. Pads, mag-entertain tayo ng mga some questions sa ating mga viewers. From Sis Janet, to Father Nante, ano po ang mga paghahanda ng Antipolo Cathedral ngayon na naging international shrine na po ito? May mga pagbabago po ba na magaganap in terms of infrastructure sa online at social media schedule ng mass and other church services? Ano po ang mga paghahanda ng mga tao na nagsiserve sa simbahan ng Antipolo? Physically, talagang noon pa man, inaayos na natin ang katedral, di ba, yung ating mga amenities, kandilaan, yung CR natin, nagtayo din tayo ng kripta, naglagay din tayo ng Carillon bells dito sa ating katedral, ng pipe organ. At ngayon, pinaka-immediate, kailangan natin pintahan yung ating katedral sapagkat talagang dilapidated na yung pintura niya, hindi naman maganda na abutin siya ng declaration. Sa mga schedules, ganun pa naman din po yung ating schedule sa mga masses. Of course, padagdag yun, hindi pabawas kung dadating na yung pilgrimage season. Sa mga server, sa mga taga-simbahan, nire-ready namin sila na talagang dapat mag-level up yung ating services. At yun nga, mawala din yung mga ilang marites. Dapat ikwento nila yung kasaysayan ng mahal na beer, hindi yung mga chismis. Yun, pinipilit nating batakin yung ating mga servers na talagang mag-level up. Yeah, papasok na kasi yung ano, no? Pilgrimage this May 1 pa lang, di ba? First Tuesday of May ang opening ng pilgrimage season natin, which is the solemnity of Our Lady of Peace. Pero ang totoong piyesta ng katid ng Birhen ng Antipolo is May ba, di ba? This sabi mo noon December, yung Immaculate Conception. Dati wala din. Ang piyesta, pinagpipiyesa ng mga taga-Antipolo at saka ng Shrine ay yung December 8.
which is immaculate conception. Oo. Ang meron para sa bira ng Antipolo, Adrian, ay pilgrimage season simula ng first Tuesday of May hanggang first Tuesday of July. Seven, 9 days yung ating pilgrimage season. Nung naging rector ako noong 2017, pinag-aralan ko kasama yung Shrine Ministry na magpa-declare ng isang araw para meron talagang fiesta ang bira ng Antipolo. At true enough, noong 2018, pinadeclare natin kay Bishop Francis yung first Tuesday of May na Solemnity of Our Lady of Peace and Good Voyage. Kasi simula noong 2018, meron na siyang sariling solemnity, hindi lang basta feast, kundi solemnity, tuwing first Tuesday of May, which is the opening of the pilgrimage season. Tapos talagang festive dito yun sa Antipolo kasi may festival din sa Antipolo ng first Tuesday. At after ng mga declaration, tsaka namin may mga nakausap na Spanish time pa pala, talaga daw yung first Tuesday ay fiesta. Pero hindi pa namin nakita kaagad yun. Na-affirm kami ng mga historians na talagang merong fiesta ng first Tuesday. Nakalimutan lang through the years. Napunta lang sa pilgrimage season, tapos December 8. Kaya sa lahat po, ang talagang fiesta ng mga Labira Antipolo ay first Tuesday of May. Wow. Thank you sa clarification, Kaj. Sorry, solemnity. Hindi siya feast. So ito talaga, yun talaga official, no? Yeah. May tanong dito si Cirilia Celosia Sassing. Father, saan ba nagpakita ang mahal na birya ng Antipolo? Meron bang wala ganito? Wala tayong exact talagang authentic apparition ng mahal na birya. Di katulad ng Fatima, ng Lourdes, ng Guadalupe. Meron lang tayong kwento na sinasabi na dati nasa Manila siya at lagi siyang nawawala at napupunta sa puno ng Tipolo Tree. Sa puno ng Tipolo, which is Antipolo yon. Kaya ang sabi sa kwento, dahil lagi siya nagpapakita doon sa Tipolo Tree, kaya dinala siya ng mga Jesuita sa Antipolo. At dito siya pinagtayo ng simbahan. May binabanggit na Santa Cruz, pero walang maliwanag kung saan yung Santa Cruz na yon na pinanggalingan bago malagay siya dito sa kinatatayuan niya na simbahan. Amen. Pero hindi natin sabi, Adrian, na apparition yun eh. Wala kasi na mga account. Pero nandiyan yung kwento, nandiyan yung kasaysayan na nagpapakita siya. Tapos may history pa, di ba, Pads, na tinry siyang sunugin at di siya nasunog, no? Noong 1639, nung merong Chinese Revolution sa Maynila at natulak papuntang Antipolo yung mga kapatid nating Chinese. Sinubukan nilang sunugin ang mahal na birhen kasama ang isang krus doon sa Sitio Hinapaw, which is 2.3 kilometers from the town or from the church. Na hanggang ngayon, meron pa rin Sitio Hinapaw sa Antipolo. Doon nila sinubukang sunugin. At ang sabi sa account ay hindi nasunog ang mahal na birhen. Kaya ang ginawa ng mga Chino ay sinibat sa kanyang muka. Sinibat siya, kaya meron siyang sunog. Kaliwa ba kan? Muka ng pisngi. Na meron siya ditong sugat. At ang sabi, sinusubukang inkarna yung pintahan yung muka niya, laging lumalabas yung sugat na yon. Kaya ang sabi, wag na lang pintahan. Ayon sa So I think 1639 yun ang nangyari. Sa ating mga viewers na iniisip kaya siya kulay itim dahil dahil doon sa sinunog, pero talagang itim na talaga siya dahil di ba pa sa kahoy na ginamit sa kanya. Hindi po siya nasunog. Kaya siya maitim. Katulad ng nasa Reno ng Quiapo, hindi rin siya nasunog kundi yun yung matibay na kahoy siguro sa Mexico noong araw. Parang sa ating kamagong, di ba? Yun ang matibay na kahoy na naglalas ng mga centuries, yun ang ginagamit nilang image ng, yun ang ginagamit nilang mga san, image ng mga kahoy para umukit ng santo. Kaya po ganun siya ang kulay niya, maitim.
question din ako. Bakit sa tingin mo matindi yung pagmamahal ng mga Pilipino sa mahal na ina kay Mama Mer? Merong dating Eucharistic Congress noong around 1930s na ginawa sa Pilipinas. I think that's the first Eucharistic Congress na international na ginawa sa Pilipinas. May ginawang kanta sa Banal na Santisimo, sa Blood Sacrament. At doon binanggit yung, in Spanish, doon binanggit yung Pueblo Amante de Maria. Na sinabi ng mga Pilipino at sinabi doon ng writer ng kanta na tayo'y bayang sumisinta sa mahal na Biren. Tayo'y Pueblo Amante de Maria. Yan nga yung, kaya yan yung aming podcast. Yes. Ang title, kasi sa harap doon ng Blessed Sacrament, pinakilala ng mga Pilipino na tayo'y bayang sumisinta sa mahal na Biren. Parang sinabi natin, Jesus, kami mga Pilipino, kami bayang sumisinta sa mahal na Biren. At totoo naman, talagang laganap yung debosyon ng mahal na Biren sa buong Pilipinas. Kaya napakadami nating shrines ng Biren sa buong Pilipinas. At nagmumula daw talaga ito rin sa katangian natin mga Pilipino na tayo makananay. Masyado tayong malapit sa ating mga ina. Kasi yung typical Filipino father, which is provider, hindi ba alam, masungit, mahigpit, pero provider siya. Yes. Pero pag may kailangan ka, pag may reklamo ka, pumunta ka sa nanay mo. Hindi ka ng pera sa nanay mo. Sakit ka, pumunta ka sa nanay mo. So, ang mga Pilipino talaga, hindi close sa tatay, sa mga nanay. Yung lumang setup sa family, ha? Di ba napakamagsama? Yes, pero provider. So, talaga meron tayong sobrang natin sa makananay talaga tayong mga Pilipino. At siguro yun talaga nadala natin na attitude sa devotion natin sa mahal na Biren. Marami nga, Adrian, okay lang mamatay ng tatay, wag lang nanay. Pilipino, di ba? Oo. Yes. At ang kagandaan pa nito, di ba, yung sa Birhen ng Antipolo, almost 300 years na, no? Since tama ba, Pads? 376 years na siya narito sa Pilipinas. 376. Grabe. Yeah. Napakatagal na. Alam naman natin na sobrang napakalapit mo sa mga kabataan sa simbahan. Ano sa tingin mo ang reason bakit ka nag-focus sa mga kabataan at talaga nagbibigay ka ng oras sa kanila? Una-una, kasi pagkasama mo yung mga kabataan, kasama mo yung mga Gen Z, nagmumukhang Gen Z ka din, di ba? Magiging bata ka palagi din. Subukan mong dumikit sa matatanda, tatanda ka din eh. Hindi, para sa akin, yung mga kabataan ay investment yan sa simbahan. Kung paano sinabi sa yung kabataan ay mga kinabukasan ng bayan, ganun din sa simbahan. Yan ang kinabukasan natin sa simbahan. At tingin ko, effective though expensive, ang kasamahin, ang barkadahin mo, ang kasamahin mo yung mga kabataan. Bakit expensive? Kasi gagastos ka talaga dyan. Pero kapag matatanda kasama mo, libre ka lagi. Di ba? Libre yes. Lagi sa father. Makipag-unaw pa yan sa'yo. No. Oh. Napakainin ka kung saan-saan. Walang matandang sasabihin sa'yo, father, kung magbayad niyan. Sa mga bata, mga youth, mga estudyante, ang damo bulsa mo. Starbucks yan, Jollibee yan, burger, everything. So, di bali na, sa akin kasi kahit maubos ang pera ko, basta mahalaga sa akin, mailapit ko yung mga kabataan sa simbahan. At malaking tulong yun at maganda yun para sa kanila na meron silang magandang experience sa simbahan na masaya sila. Dadali nila yun sa pagtanda nila. At minsan nangyayari, aalis sila kapag ka nag-college o na talagang na-busy sa studies. Pero babalik din. Pagdating ng araw, babalik uli yan kasi meron siyang magandang karanasan sa simbahan, sa mahal na Biren, sa pare. So, yun. Kaya, bukod sa panga pala, kasi dati din akong youth ministry head sa Ambon. Yes, yes. Prada ka pa ng youth ministry. Oo nga. Madami kang kabatch dyan na balitaan ko na until now, kasama mo pa rin na
nagsiserve sa katedral. Yes. Recently lang, no? Kaya gusto ko rin i-congratulate Pads yung first youth camp nyo, no? Na nagawa sa katedral. Oo, kakatapos lang nung youth camp. 176 yung mga youth na umatin natin. Choir, Bejero, Sacristan. Nag-overnight sila dun sa Epic Park sa Sampaloc Tanay. Actually, meron, dumating pa ako dito, gusto ko na magpa-youth camp, pero hindi nila makuha eh. Kasi akong strategy ko eh, hindi ako yung gumagawa nun. Ibigyan ko lang sila ng assignment, sasabihin ko gawin nyo na to, planuhin nyo na to, lahat ng ganito, ganito, ganito. Lahat ng details nun, hinahayaan ko sila yung gumawa kasi mas alam nila yung edad nila o anong gusto ng mga kaedad nila. Kasi ang talagang the best evangelizer ng mga kabataan ay yung kapwa nila kabataan. So, ganun ako magpa-youth camp. At happy ako kasi nagawa nila, nagawa itong team ni Vince Pedraja, kasi si president. Nagawa nila. Tonto ako. Kahit mag-gastos pa din, pero happy naman ako. Happy din yung mga, ano, tinanong ko yung mga kabataan natin. Nag-aari lang din ako kasi Sabado at Linggo yun. Kailangan mong pumunta doon, mag-misa, umuwi ulit, mag-gabi, nag-holy hour, may holy hour ng gabi, tapos balik ulit ng Linggo. Pero sulit naman, sulit. Bago kami humingi ng dasal sa'yo and a final blessing, baka meron kang gustong i-promote sa ating mga ka-faith, sa ating mga viewers. Sa lahat ng mga ka-faith dito sa Historia Katoliko na viewers, Adrian, tayo na sa Antipolo. Kasi ngayong Mayo, Hunyo, Hulyo ay pilgrimage season na uli. Tayo na kasama ating pamilya, kasama ating mga kaibigan, ating mga kaparokya. Tayo na pong umahon dito sa Antipolo. At magpasalamat sa Mahal na Birhen. Magpasalamat sa isang taong tayo nakarao sa ating buhay. Yun naman ang una talagang dahilan po natin kaya tayo umahon sa Antipolo para magpasalamat sa Mahal na Birhen. At ikalawa, idulog uli yung ating mga pangangailangan sa buhay, yung ating mga dasal. Sama-sama po tayo ngayong ahunan o pilgrimage season 2023. At higit sa lahat po, pagpunta niyo po rito, ipagdasal po natin ang kapayapaan ng mundo, ng ating bansa. Alam niyo naman po, may mga gera pa, yes. At yung mga nakambapang gera, yung mga ibang bansa ng lamang ay mga material na bagay. Yeah. Kailangan po natin ng dasal ngayong pilgrimage season at lumapit tayo sa biro ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Amen. And Pads, di ba meron kang Facebook page, TikTok? Opo, meron po akong page. Huwag niyo na lang po pansinin nyo yung TikTok po. meron po akong page si Father Nante Tolentino. Ginagamit din po naman namin yung para sa promotion ng Mahal na Birhen. Meron din po ang TikTok, yung Nanto San Clemente. Doon po namin nilalagay yung mga karanasan din sa Mahal na Birhen, yung sa buhay ko bilang pare. At yung isa nga po yung Pahinante. Pahinante. Pahinante ng Mahal na Birhen. Ito naman po yung weekly na pinapost namin. Nag-i-interview kami ng mga deboto ng Mahal na Birhen. Bakit sila umaakit dito sa Antipolo? Bakit sila nagdidebusyon sa Mahal na Birhen? Actually, AIDS, yan ang biyaya sa atin ng pandemic eh. Lumakas yung ating evangelization sa mass media. Maraming tao ang nag-involve. Kung naalala mo, dati, napaka-indifferent ng iba sa mass media. Yes. Lalo yung mga edad, di ba? Ayaw nila mag-operate ng cellphone. Pero ngayon, hindi mo na maawat. Tama. So, malaking biyaya sa atin yung mass media. At mga ka-faith, yun nga po, sabay-bayin din po natin ang page ng Katedral ng Antipolo. Antipolo Katedral. Para po yung mga posting namin doon, share din po nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Para kayo po yung maging instrumento ng evangelization and propagation ng devotion sa Mahal na Birhen. Pads, maraming salamat sa oras mo ngayon. Na binigay mo, I'm sure, dahil sobrang busy mo bilang isang rektor, di ba? Tapos international rektor pa, di ba? Ang daming... Kung maisip, mga nararamdaman yun. Kasagsagan nun, ang daming mga gusto mag-interview sa'yo. Talagang pumupunta dyan mga news media outlet dahil sa declaration ng Vatican na to. Pero possible ba pumunta si Pope Francis dito?
Hindi siguro. Pero who knows? Basta pinadala namin yung sulat dun sa Dicasteries na may hawak on evangelization. Uh-oh. It's up to them kung sino papadala ni Pope Francis na papal legate. Malay mo nga. Oo nga. Wala nang hindi. Malay mo sabihin niya, ako pupunta dyan. Ako na lang. Ako na lang. Huwag kayong pumunta dyan. Amen. Amen. Grabe. Pads, thank you so much again for your thank time. Thank you din, Adrian. Salamat din sa time. Salamat po sa mga viewers. Salamat sa mga tanong. Sana po may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. Oh, marami. Marami sila natutunan sa iyo, Pads. Thank you po. Thank and any last word, Pads, before kami humingi ng closing prayer and blessing from you? Sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga Katoliko, huwag po natin kakalimutan na kailangan natin ng Diyos. Kung paano kailangan natin ng pabuhay, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng mahal na birin. Kalimutan nyo na lahat. Pati love life nyo, wag lang ang mahal na birin at ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, Pads, pwede bang humingi kami ng prayer and a blessing sa ating mga viewers? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama ng buhay at pagpapala, nagpapasalamat po kami unang-una sa biyaya ng Vera ng Antipolo, sa biyaya ng ina ng aming Panginoong Jesucristo. Lagi namin kasama sa paglalakbay sa buhay na ito. At maraming salamat din po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo sa amin, lalo-lalo na dito sa mass media para magamit namin sa evangelization. Maraming salamat din po, Panginoon, kay Adrian na talagang nagtsatsaga, nagsusumikap, na palaganapin ang salita ng Diyos, ang mabuting balita sa pamamagitan ng mass media. Amen. Bigyan mo po siya ng lakas ng katawan, ng espiritu, na patuloy niyang makayanan ang lahat ng mga challenges sa kanyang misyon bilang nagpapalaganap ng iyong mabuting balita sa mass media. Amen. Basbasan mo rin po, Panginoon, ang kanyang pamilya upang patuloy niya itong magabayan at mailapit sa iyo bilang isang banal na pamilya. Yes, Lord. At ganoon na rin po, Panginoon, ang aming mga pamilya. Basbasan mo rin kami at ingatan. At patuloy mo pong iparanas sa amin ang pagmamahal at pagkalinga sa bitna ng mga pagsubok sa buhay. Yes, Lord. Ang lahat ng ito, hiniling namin sa ngala ni Kristo, ang aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Ama, Anak, at Espiritu. Amen. Viva la Bire! Salamat, Pads, and see you around. See you. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.